Mrs. Mondragon, ano ang masasabi niyo na hindi naman daw rape ang nangyari sa inyo? Buong buhay ko hinanap ang totoong gumahasa sa akin. Halos 18 taon. Sa tingin niyo, ubusin ko ang oras at pera ko kung alam kong konsensual ang nangyari sa amin. Maliban sa rape, nagsinungaling siya ng paulit-ulit sa akin at sa anak ko. At hindi niya kaya mabigyan kami ng ostisya. Lalong nasisira ang buhay at pangalan namin mag-ina. Ako ang naging biktima. Naloko at nihirakan ng pagkatao. Pero hindi ako papayag na hindi ako lalaban. Alam kong hindi ako nag-iisa. Maraming babae diyang naghahasa, pero nanahimik. Maaring may mga dahilan sila. Pero ako pinipili kong lumaban. At gagawin ko ang lahat para makuha ang ostisya ko. Boyfriend na ng anak natin yan, si Mikoy! Ano? Ano sabi mo, Daniela? Girlfriend ni Mikoy si Marga? Nahuli ko silang nagde-date kagabi. Pinag-awayan na namin ang anak mo, yung lalaking yan. And you have no single clue na sinisira na ni Mikoy ang buhay ng anak natin? Carlos, kausapin mo naman si Mikoy! Sige, kakausapin ko siya. Nasaan ba si Mikoy? Makakatikim sa akin yun. Tay, nasa Maxwell pa ho si Mikoy. Ako na ho kakausap sa kanya, huwag niyo na saktan yung bata, baka mapahamak pa kayo. Do it as soon as possible, hanggat maaga pa. Do something about Marga and Mikoy, Carlos. Please naman, kahit minsan, magpakatatay ka sa anak mo. Yung kung ano-anong inaatupag mo dito. Pakiramdam na dinadalang mo yung tatay mo sa loob ng kulong mo. Ito, tama na yan. Dali, attorney. Ano namang masama sa tinatanong mo, diba? Tanong ko na naman yung bata. Kasi nga dito. Alam ba na nanay mo na dumadalang mo sa tatay mong rapist? Ano eh? Mayroon naman yata yung nararamdaman mo at pinapakulungan. Alam mo, bilib nga ako sa'yo eh. Alam mong kasalanan na ng tatay mo. Dumadalaw ka pa rin dito, ha? Bilib ako sa'yo. Pero alam mo, mali. Pinapaboran mo yung tatay mo kaysa dyan sa nanay mo. Mali yun. Oo naman. Tinatanong ko lang naman yung anak mo. Kung ano ang pakiramdam na dumadalo sa tatay niyang rapist. Malip ka! Ha? Ano? Ano gusto ka? Narelasyon ba kayo naman? Mikoy. Opo, si Carlos. Mikoy ang babata niyo pa. Bakit ba kayo nagmamadali magkarelasyon? Bakit din yung muna unahin yung pag-aaral niyo? Boss Carlos, hindi naman ho naan pinapabayaan yung pag-aaral namin. At yan yung pangako ko kay Marga. Na kahit maging kami, papatunayan ko sa lahat na karapat-dapat ako para sa kanya. Magulo ang sitwasyon ngayon, Mikoy. Hindi ka makakatulong kay Marga. Boss Carlos, ako ho ang umaalalay kay Marga. Hindi din naman pumadali sa kanya yung mga nangyayari sa pamilya niyo eh. Lagi siyang mag-isa, Boss Carlos. At kapag ako nawala, baka kung anong mangyari kay Marga, pakiramdam niya, walang sino man na nag-aalala para sa kanya. Nag-desisyon na ako na aalis tayo para makapagsimula ulit tayo. Saan po? Sa London. May mga kakilala ako mula sa negosyo na handang tumulong sa atin para makapagsimula. At huwag ka mag-alala, Cassie, dahil nakausap ko na din ang Maxwell. Tutulong sila sa pag-transfer mo sa Maxwell, London. Yes. Trust me, okay? Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala sa'yo sa nangyari sa'yo kahapon. Anak, hindi ko kakayanin pati ikaw mawala sa akin. Kaya nagdesisyon na ako na magpakalayo-layo muna tayo. Ano ng financial status ko? Well, the last time I checked, Mare, still okay. All intact. Kahit yung mga joint accounts sa Romina. Bakit, pare? May pagagawa ko sa'yo. Puntahan mo ang lahat ng pamilya na kasama ko sa Serta. Lalo-lalo na yung kay Mayor. Bakit, pare?
balak ni Mama na umalis na kami. Good. Good riddance. Hindi ko matutupad yung promise ko kay Daddy na dito ako magtatapos. Hindi ko na rin makikita yung mga kaibigan ko. Hindi na tayo mag-aaway. Mas marami pa akong kailangan isipin ngayon kaysa sa mga away natin. I'm sorry to say this, Romina. Pero kung kailangan mo talaga mag-focus sa isang bagay, then you are free to do so. Naintindihan namin yon. May pamilya rin kami. Sa ngayon, kailangan mo natin pahupain ang sitwasyon. And in that way, pwede tayo makabawi. Napag-isipan ko na rin yan. At kung yun talaga ang kailangan ng kumpanya, I am willing to step up as CEO of the company. Kayo ba yung asawa ni Mr. Mariano Samson? Ano pong kailangan ninyo, sir? Isa po ba kayo sa pinagkakautangan ng asawa ko? Pasensya na po, wala po kaming kapera-pera. Naku, Mrs., hindi ho yun. Actually, nandirito ako para tulungan kayo. Marami ho kayong pinagkakautangan kanyo? Opo. Pwede ba tayo mag-usap? Meron lang ho akong maliit na pabor sa asawa niya at sa mga kasama niya sa loob. Mr. Mondragon! Gusto mo ba mag... Akala mo ba, ikaw lang ang may tao sa labas? Huwag kang mag-alala. Hindi kita sisingilin ngayon. Singilin ko na lang sa pamilya mo to. Dad, anong ginagawa mo dito? Sinusundo kita at ihatid kita sa inyo. Mula ngayon yun ang gagawin ko araw-araw. Mikoy, umuwi ka na. Are you kidding me? Mukha ba ako nagbibiro? Marga, seryoso ako. Number one, hindi na ako parang batang paslit para ihatid sundo mo. Number two, alam ko naman na mas marami pang ibang importanteng bagay na kailangan mong gawin. Kasi sanay naman ako na ginagawa niyo ako parating least priority niyo. Number three. Para pigilan ko na rin kung ano namamagitan sa inyo ni Mikoy. What? Para wala na rin gulo. Dad, no! Hindi mo pwede gawin sa akin yun! Marga, nakapag-desisyon na ako. At buhay ko to! Gagawin ko kung ano yung gusto ko. Kung ikaw nagagawa mo yung mga bagay na gusto mo, ganun din ako. At kung magpapakatatay ka sa akin ngayon, you're a little bit too late. Gusto mo makipagmatigasan sa akin? Gusto mo mag-away tayo? Why do you care all of a sudden? Wala ka naman ibang iniisip kundi yung sarili mo, Mom, eh. At yung paghihigante mo kay Tita Romina. Really? So ano gusto mo na rin sumama sa kanila? If only I could. Mabuti pa nga sila magpapakalayo-layo na sa mundo na to, eh. What did you say? Magpapakalayo? Saan sila pupunta? I don't know. Out of the country for good. Aalis na sila dito para matahimik na yung buhay nila. Kailan? I don't know. Well, alamin mo. And make sure na hindi magbabagong isip nila. Really, Mom? Kapag nawala sila, Martha, mawawala din lahat ng problema natin. Pati problema natin dalawa, mawawala. And things might just be better for you. Tuloy na ba yung pag-alis nyo? I mean, yung paglipat nyo sa ibang bansa. Mukhang, well, that's good. Marga, alam ko naman na tuwang-tuwa ka na mawawala na ako sa landas mo. Pero huwag ko naman napagduldulan sa mukha ko. Cassie, can you just chill? Ang ibig ko lang naman sabihin, baka yun yung mas makakabuti para kay Tita Romina. Baka yun na kasi talaga yung kailangan niya ngayon. Space from everything and time. Alam mo naman yung pinagdaanan niya at yung pinagdadaanan niya pa rin. Marga, hindi ako sigurado dyan. Pero parang tatakasan lang namin yung problema namin, hindi haharapin eh. Tsaka naaawa rin ako kay Daddy. Well, you have to choose. Kanino ka ba dapat mas maawa? Sa mama mo or sa dad mo? So it's confirmed from the husband? He is willing to invest now, lalo pat aalis naman na si Romina sa company. Napapayag mo siya?
Well, you know my husband, Danny girl. Negosyante yon. Kung saan ang pera, doon siya. And he sees the potential of Camila. Good. Sige, mag-uusap kami. Sigurado na akong aalis si Romina. And later, she will announce sa board na bababa na siya ng CEO. I want to be there and witness that precious moment. And it's all because of you, Daniela. Successful ang paninira mo kay Romina, hindi na sa media, pati na rin sa board at sa mga supporters ng daddy mo. Kudos to you, Danny girl. Marga! Lola, Dad! Oh. Esther! Dad. Cassie, dito naman na umayagang papa mo na talaga naman. Hindi po alam ni Mama na pumunta ko ngayon dito, Dad. Gusto ko lang po kayo dalawin for the last time. Oh, bakit naman for the last time? Eh, pwede nyo naman mag-miss tayo dito anytime. Kaya tiba ko sa kanya, anytime mas gusto nyo, dito lang ako. Mag-iibang bansa na kami, Dad. Hindi ko po alam kung kailan po ulit tayo magkikita. Leon, anong ginagawa mo dito? Mangungumusta lang sana ako. Kaya lang, mukhang hindi magiging mabuti lalo ang lagay mo. Anong ibig mong sabihin? Nakita ko sila Daniela kanina. May kailangan kang malaman tungkol sa mga ginagawa niya. Akala mo ba na hindi ko alam na ikaw na sa likod ng paninira sa akin? Nilason mo ang mga utak ng mga empleyado. At nakipagkuntsaba ka pa sa media. Why the hell would I do that? Eh, kayang-kaya mo naman on your own ang self-destruction mo. Hindi magtutuloy-tuloy ang paninira mo sa akin. At tingnan natin kung kanino ang buhay ang masisira. You have no business here starting now. Alis ka dito. Stop touching me! Gusto mo ng parasahan, di ba? Sige, bibigay ko sa'yo. Wala ka namang patawad eh. May malasakit ka ba talaga sa ama mo o sadyang gahaman ka lang? Daniela, tandaan mo to. Simula sa araw na to, sinusumpa ko. Hindi magiging maganda ang buhay mo. Layas! Layas! Na-convince mo na ba si Cassie? I was trying. Pero I don't think makakaalis siya kahit i-convince ko pa siya. What do you mean? Ayaw kasi ni Lolo Dad nung malis sila. Of course, ayaw niya. Kaya nga dapat hindi na tayo pumunta dun eh. Dahil ngayon na alam na ni Dad na alis si Romina, I'm sure, I am so sure he will do everything para hindi yun mangyari. Eh bakit ako yung sinisigawan mo? I already did my part. Hindi ko na problema yan. Sabi ni Alvin sa video, sumablay daw yung tinanim nilang bomba. Sinabi ba nila kung saan yung bombang tinutukoy nila? Yet, you immediately assume na bomba ang sumabog sa helicopter ni Mr. Mondragon. Tama ba? Bakit? Ano pa bang ibig sabihin mo?
Yes or no lang, Mrs. Mondragon. Inassume mo ba na yun ang sumabog na bomba sa helicopter ni Robert? Oo! No further questions, Your Honor. This trial will resume next month. With regards to that, we'd like to file a motion to post bail on other pending cases, Your Honor. Motion granted. Hindi ako tumalaw dito dahil gusto ko. Nandito ako para kay Cassie dahil gusto niyo magpaalam ako sa'yo. Ito na yung huling pagkakataon na magkikita-kita pa tayo. Gusto ko mang pigilan kayo ng pinuman na wala akong magkagawa. Dahil isa ako sa dahilan kung bakit gusto niyo nang lumayo dito. Pero isa lang pangako mo sa akin. Lumayo kayo at huwag kayong babalik hanggang walang kasiguraduhan ang kaligtasan ninyo. May alam ko ba sa nangyari sa kagabi? Sa tinutuluyan namin? Si Hector nag-utos na. Pinatunayan na lang sa akin na hindi kayo ligtas kahit pa nakakulong siya. Sisiguraduhin ko na hindi mangyayari yun. Pero sana ikaw, nakita mo na rin yung kaligayahan na hinahanap mo. Paalam, Robert. Nasa puso, sa puso lamang makikita ang tunay na yaman. Pagkat pag-ibig, pag-ibig mo lamang ang kailangan ng lahat. Walang mayaman, mahirap. Nasa puso, sa puso lamang.